Sa video na ito ay ipapakita ko kung ano ang laman ng aking camera bag at ano ang mga gear na ginagamit ko ever since at bakit ko ito ginagamit. Nagsimula ako maging interesado sa paggawa ng mga videos ever since the year 2018. Since then, nangongolekta na ako ng mga gear and ina-upgrade ko na kung ano ang meron ako. Dito rin ako nagsimula mag-shoot ng mga cinematic travel films. At kung hindi mo pa nakikita ang mga videos ko, click mo lang ito. Tama ba? O, ito. So first things first, I do wanted to say that this is only a budget edition dahil hindi naman kompleto ang aking gear at hindi naman ako sobrang professional na meron din akong malaking drone, tatlong camera, or anything, diba? Kasi still cannot afford that. I've just been receiving gifts and I've been treasuring them over the past couple of years. So here it is. Ito po ang aking camera bag. Sling bag. Sling bag siya na mukhang backpack. At ayan siya. Isa po itong bag from Case Logic. This is not a sponsored video, pero baka naman. So, this is a sling bag. Marami siyang pwedeng i-fit ng mga gamit at napaka-compact niya. Dahil napakarami niyang compartment. At even though wala siyang lalagyan na ng laptop, ay hindi ko naman kakailangan niya ng compartment para sa laptop dahil wala naman akong laptop. So, let's dive into what's inside this camera bag. So, unang-una, of course, is pag binuksan natin siya dito, ayun na yung ease of access. And ayan na siya. Ayan na ba yung loob ng compartment. And actually, dalawa talaga ang aking camera pero ginagamit ko isa ngayon. Ang first thing na meron ako dito is ang Nikon D3100. Itong camera na to ay nagsushoot ng 1080p, 24fps, kaya mainam siya for shooting cinematic. I've got this in the year 2019. Nakuha ko to 2019. Ever since, ginagamit ko na siya. And sulit na talaga siya. So, naka-attach sa kanya ay ang 50mm na Yongnuo lens. Isa siyang prime lens. Dahil ang aperture niya is 1.8. Talagang maganda siya at mainam siya for shooting portraits. Ito ang mga sample portraits ko. Bukod dito sa prime lens na ito, of course, hindi naman mawawala ang Nikon na kit lens. Itong kit lens na ito is a standard kit lens na kasama ng Nikon D3100. Lahat naman ng camera meron siyang kasamang kit lens, pero ang mga kit lens na ito ay hindi siya masyado maganda dahil sa settings ng lens na ito. Next thing, meron ako ditong clamp para sa smartphone, para kung kailangan ko man gustong ilagay ang isang smartphone at i-attach siya sa, sabihin na natin sa GorillaPod, ay magagamit natin siya. So, ayan po siya. Ito po isang clamp. Na-extend po yan. At dito po ilalagay yung smartphone. So, ganun po siya. So, pangalawa naman is itong Sony A6400 na camera with the Sigma 16mm f1.4 prime lens. Kaya kung makikita nyo, ay blurred na blurred ang background. Pag kinanya ko yan, kita-kita nyo naman, blurred yung background. Dito naman sa gilid, I used to put a GorillaPod here. Isusulat ko lang siya dyan. But I'm actually using it. And actually, yung GorillaPod na yun, that was a gift I got from my classmates in my birthday. I'm very thankful for my classmates dahil sa ginift nila ako noon. And simula noon, tinetreasure ko na yung GorillaPod na yun. So, sa next thing naman, mayroon tayo is ang compartment dito. Meron po tayo ditong ND filter na wala naman laman kasi ginagamit ko siya ngayon. This is from K&F Concept. And actually, ito siya. Nakakabit siya sa lens kasi masyado maliwanag. And variable siya. Ibig sabihin, nadidiliman ko siya or hindi. Also, I do have is a Shiro UV filter. So, ganito siya. Isa siyang lens na kinakabit sa para makapag-protect from the harmful UV rays. So, and moving on to the second compartment, so medyo mas malaki, is mayroon ako ditong selfie stick. So, I've been using this since 2018 and talagang matibay siya and it's quite convenient. Kasi talaga, parang panghampas. Next is, next thing of course, meron ako ditong charger ng Nikon. This is a charger from Nikon. Dito ko lang siya na-charge yung battery. And meron ako ditong USB dongle. Ayan, USB dongle.
and Sony charger. After that ay meron akong Stabilo na highlighter. Ewan ko ba kung bakit nandito, pero gumagamit kasi ako ng highlighter kapag kunwari meron akong script na hawak and kung gusto ko mang i-highlight ang important parts or meron akong gustong unahin na i-shoot, so mahalaga na meron akong highlighter para ma-highlight ko agad yung isa certain scenario na yan. So the next thing I have is a flash drive. Itong flash drive na yan, this is I think 8 gigabytes lang siya. So dito meron akong strap ng Sony, kasama siya ng Sony A6400. Sony na strap. Convenient siya kapag camera lang ang dala mo at wala kang dalang ibang gamit. Pero kapag kapag video kasi ang ginagawa mo, hindi mo kakailangan ng strap. Pero kapag photography ka, so nari, nagpipicture ka ng mga portraits, kakailanganin mo ng strap para mas lalong convenient sa'yo. Pero kung video, hindi mo naman siya masyadong kailangan gamitin. The next thing is itong compartment dito sa taas. So dito sa compartment na ito sa itaas ay meron naman tayong power bank. This is an anchor. This is a 20,000 milliampere na power bank. It's quite convenient dahil nakakuha ko ng mga 8 full phone charges. Nagagamit ko rin siya kapag umaalis kami nagtatravel. The next thing is itong phone gimbal. This is a DJI Osmo Mobile na gimbal. Hindi ko alam kung version 2 o version 1 siya. So ito ang nasa loob. Ayan siya. Para to sa mga smartphone shooters. Dito ilalagay ang smartphone, then magiging ganyan siya. So here's the last thing I do wanted to emphasize, ang camera na gamit ko ngayon, which is the Sony Alpha 6400 with the Sigma 16mm prime lens. Actually, noon pa lang pagtitingin-tingin na ako na kung ano may magandang camera, pero I stumbled upon this camera and parang love at first sight eh. Kasi napakaganda niya. It shoots 4K, it has eye autofocus, which means na nakafocus siya sa mata ko. So the next thing is, bakit ko naman ito ginagamit? Nikon D3100. This is a DSLR. So this is the kit lens. This is the DSLR body. And maganda siya. It shoots 1080p, 24 frames per second. At nagagamit ko din siya for photography. And I've actually shot quite some number of photos with this camera. And nasulit ko talaga siya ever since. Ang ano niya, settings ng lens niya is 3.5 to 5.6. So kadalasan kasi kapag meron tayong DSLR or isang mirrorless camera ay meron tayong kit lens na mayroong nakalagay doon na 3.5 to 5.6. At kung ipapakita ko sa inyo, ayan siya, kung kita ba? Ayan siya, 3.5 to 5.6. So one thing to keep in mind na kapag meron kayong DSLR or mirrorless camera, the lower na number na makikita nyo sa lens na ganito, nare, the lower the number, the better. So tulad dito sa Yongnuo na prime lens na ito, kung makikita nyo, this is a 1.8, which means na 1.8 siya. This is a 1.8 and this is a 3.5 to 5.6. So pag mas mababa, mas maganda. Actually, this Sigma na lens na nakakabit dito sa A6400 is F1.4. So, ang settings niya is 1.4. Ito 1.8, ito ay 3.5. Why I use the Sony A6400 na camera? First things first, it shoots 4K. So, 4K itong footage na ito and it has great autofocus. And kita nyo naman, from the lens na nagbibigay ng depth of field na ito, it's quite nice since blurred na blurred ang background. And ay, munti ko na makalimutan. Ang additional ano ng setup ko is Pixel. This is a 5-in-1 reflector I got from shop. This is a 5-in-1 reflector, meaning meron tayo ditong bounce. Pang-bounce ng light. Kapag tumama light dito, magbabounce siya. Meron din naman tayo ditong gold side, which is for the golden side of mga portrait shoots. And kapag bubuksan pa natin siya, this is actually a diffuser para mapalambot yung ilaw na galing sa isang light source. So this is a diffuser. Ito naman kulay black na to, ito yung cut off ng light. Kunwari ayaw natin siya mag-bounce. So magiging black yung surface area ng pagbabounce niya kasi black side siya. So dito naman is yung silver side. Ito mas malakas to pero hindi siya convenient for classic videos like this. The next thing is, bakit ako gumagamit ng ND filter? Wala naman laman eh. Andito siya. Kung tatanggalin natin, so this is with the ND filter,
This is without. Medyo bright ng onte, pero ayan siya without. This acts like a sunglass para sa isang lente para hindi masyadong harsh yung ilaw na meron sa surrounding area ng subject mo. So, ikakabit na ulit natin. Ayan. Next, ang phone gimbal. Itong phone gimbal na ito, I used to shoot with this and my iPhone. So, maganda siya kasi it balances and stabilizes my shot kasi ganyan siya. And kapag nandito nakalagay dito yung smartphone, pwede mong galaw-galawin ito and mag-i-stay lang siya as ganyan. So, hindi siya magwawobble-wobble na ganun. So, stable lang siya and it's quite nice and convenient to shoot with it. So, ayun. This has been my camera bag. Ang camera bag na compact, convenient, at easy to use. Easy access. Kasi kapag isusot mo siya, pwede ako kumuha agad dito sa gilid. So, kukuha lang ako dito and mag-shoot na ako. So, ayun. Dito din pala, camera body and yung power bank. So, ayun. This is just a budget edition of what's in my camera bag since wala naman ako masyadong accessories. And although kulang ako sa ibang gear, I do wanted to treasure each and everything na mayroon ako dito hanggang sa magtagal ang panahon dahil alam ko na napakahalaga nito para sa akin na talagang magagamit ko siya to the fullest. So, ayun, this has been me. Thank you for watching and make sure to like and subscribe kung nagustuhan mo at interesado ka sa mga school-related tips, lifestyle, photography, or anything related like that. Be sure to subscribe and comment down below kung ano nagustuhan mo sa video na ito at hindi mo nagustuhan. Thank you. Thank you for watching. Have a great day.